let's please settle down. We will be starting our second session for today. Upo na po tayo. Okay, so let's start now. Our next panel, entitled Four Writers in Filipino, Their Pre-Filipino Lives, will showcase four different yet complementary views on learning Filipino by myriad means and modes. Each personal story might serve as lesson for others, that is, on how to excel eventually in a language you did not grow up with, and bounded by matters of origin or affiliation. The speakers for these panels are Dr. Romulo Baquiran Jr., who is a teacher in literature and creative writing courses at the University of the Philippines, Diliman. He also wrote The Mga Tula ng Paglusong, Onyx, Kung Nanaisin, Ibig, Mga Pili at Bagong Tula, and Hiwatig. He also co-edits several short stories for the Katha Writers Group. One of our speakers also is Dr. Allan Popa, who currently teaches Panitikan at Pagsulat at the Ateneo de Manila University, and also the author of 10 books of poems, winner of the Academy of American Poets Graduate Prize, and Norma Lowry Memorial Prize in Washington University. Locally, he is the awardee of the Philippines Free Press Literary Award and Manila Critics Circle National Award for Poetry. Our third speaker is Mr. Niles Jordan Breis, who is an award-winning poet, essayist, and novelist. A four-time Palangka winner, he was chosen as Writing Fellow of the UP National Writers Workshop in 1996 and 2018. He also won as the Writer of the Year in the 2012 NCCA Premio Arejola and was declared as 2012 Outstanding Albayano Awardee. He is currently an HR OD Specialist. And our last speaker for this panel is Mr. Jerry Gracio, poet and screenwriter, and the recipient of two National Book Awards, the Gawad Likhaan, the University of the Philippines Centennial Prize for Literature, and the 2015 Southeast Asia Award. He is the author of Waray Hiunog sa Gugma or Walang Tungkol sa Pag-ibig, Bagay Tayo and Hindi Bagay. Currently, he is the senior writer for ABS-CBN and is a commissioner for Summer Leyte Languages at the Commission sa Wikang Filipino. So now, let us start the discussion with Dr. Romulo Baquiran. Magandang umaga po. Na-assign sa akin yung Ilocano. So title ng aking, babasahin ko na lang to, 10 minutes. No? Tapno maalam tinangato agitaka, ang paghiga bilang paghulagpos. Kapag pinag-isipan ang matagal ng pagkatuto sa wika sa Ilocano at pagkaraan sa Filipino, napakahirap nang balikan ang kalinawan ng prosesong dinaanan ng isip. Maaalala lamang ang pagsasalikop ng pandama at mga salita sa mga espesipikong danas na nagamit na pangunawa sa phenomenon sa paligid noong bata. Ang alaala mula sa halos pagkasanggol ay napapalinaw lamang ng mga kwento ng magulang at yahin at tila mga kuha sa kamerang niluma ng panahon ang nabubuong larawan. Ang espesipikong danas sa mga bagay tulad ng pagsusuot ng sombrero ay may malalim na hagod Ilocano sa mga praseng agong a, na baby talk ng kulugong a, na katumbas ng sombrero nga sa Filipino. Mga edad 2 taon lamang marahil ako sa tagpong iyon, ngunit ang 2 salitang ito ay nagpapahiwatig ng pagkagagap sa konsepto ng paghiling na masuotan ng sombrero sa katagang a, at may isip ngayon na sa batang edad na iyon, ang pagkadama ng ginhawa sa kasuotang kumukuyom sa munting ulo, piraso ng tela na magagamit o mahuhubad depende sa init o lamig ng paligid, o kaya ay pangangailangan na magmukhang maporma o batang mainam tignan.
may kapangyarihan ng mga salita na maganap ang ibig mangyari o kaya ay mapansin man lamang ng mundo. Natutuwa ang mga matanda sa mga hindi sinasadyang kakwanan gaya ng pagsasabing, sikat e umisbo sa antinanang ko kapag hiniling ng tiyahin na lumipat ako sa kanya sa pagpapakarga mula sa inang naiihina. Ang mundo ng bata ay nakalubog sa atensyon at pagkausap ng mga nagmamahal sa kanya. Kaya sa batang isip, ang mga salita at wika sa kalahatan ay naiuugnay sa pagkalinga at pagpapahalaga ng kapaligiran kinalakhan. Pero hindi naman pagkalinga lamang ang nagagawa ng salita. Pwede ka rin itong biruin. Tulad na lamang nang magtanong ako noong mga 5 taon ako kung paano ba aabutin ang basket na may pagkaing laman na nakasabit sa kisame. Masabi ba naman ay agida ka o mahiga ka? Siyempre sa batang isip, hindi pa naman malay sa irony o paradox o sarcasm. Kaya literal ang pagkaunawa ko. Humiga talaga ako at tinangkang abutin ang basket na siyempre sabihin pa ay lalong lumayo sa pwestong ginawa ko. Sa madaling sabi, sa Ilocano sense of humor, ang ginawa ng matanda sa akin, iyan ang isa sa mga ipinamana ng wikang Ilocano sa akin. Bagamat hindi ko naman masyadong napapakinabangan. Madalas sa gabi, dahil natutulog ang pamilya sa isang malaking kwarto, naririnig ko ang kumbersasyon ng mga magulang na Ilocano na kuminsan ay inaabot ng madaling araw. Pagkaminsan, napupunta ang usapan nila sa kaibahan ng Ilocano sa Filipino o sa Tagalog. Isa sa mga salitang napagtuunan nila ng pansin ang bagis o bituka. Sa Ilocano, malapit sa iyo ang isang tao kung siya ay kabagis o kamag-anak mo sa dugo. May porsyento ng genes na pinagsasaluhan kayo. Hindi sinasabi sa Filipino ang ganito, ang kabituka. Ewan ko lang kung may gumagamit. Ano? Pero may isang salita sa Tagalog na halos katumbas. Ito yung kahinlog, pero hindi ito ganoon kapopular. No? Sa Bulacan ito. No? Isa pang salita sa Ilocano ang putot na tumutukoy sa mga anak sa perspektiba ng ama. Pwedeng lehitimo o mas madalas ilehitimo. Putot iyan ni Apo David at wala sa eksena ang ina. Marahil dahil mahilig sa babae ang ama at naanakan nito ang 3 nobya kung kaya marami siyang putot. Isinasalan nito bilang lahi mula sa kolektibong kapututan pero napakaseryoso ng Filipino kumpara sa salitang Ilocano. Kulang sa kulay, kulang sa siste. Maiisip ang nagkakagulong magkapatid at buhay pamilya sa putot. Ang awayan, ang komikong panig ng Ilocano. Nasa forefront ngayon sa cultural studies ang pagkain. Isa kasi sa mga nagpapakilala sa katangian ng kultura ng isang grupo ang pagkain. Wala nang tatalo sa pagiging iconic Ilocano ng pakbet. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, walang linggo na hindi kami nag-ulam ng pakbet. Napakadali kasing lutuin sa batayang sabaw na binagoongan na pagkukuluan ng gulay. Dalawa ang epekto nito, pwedeng makontento dito o maghanap ng iba. Para sa Kapampangan cuisine, napakapayak ng pagkaing Ilocano. Ano ang bisa ng ganitong kalagayan? Sinasabi kasi nito na kulang sa yaman ang kondisyong Ilocano, kaya malakas ang tulak na magsikap sila. Umalis sa nayon, umalis sa grabidad ng kahirapan. Naalala ko tuloy ang mantra ng lola ko habang pinapakain kami ng pagkaing naliligo sa alat at malamang ay bagoong o patis. Asin, asin, pampalukmig, ping-ping. Asin, asin, pampataba ng pisngi. Universal na kasinungalingan. Kaya tuloy mga high blood ang Ilocano. Umbok ang pisngi, hindi dahil mataba, kundi dahil minamanas. Una kong naiintindihan ang pulso ng modang liriko sa kantang Pamulinawin. Malalim kaysa kumbersasyong Ilocano ang mga titik. Hanggang ngayon hindi ko naiintindihan yung lyrics noon. Ang leksyon sa literatura na nagsilbing buod ng pagiging manunulat ngayon ay nariyan sa lyrics nito. Toy umas-asog, agrayo tasadyam. Itong dumadaing, dumadayo sa kinalalagyan mo. May paradox na nangyari at kahit walang muwang ka, kumakabit ang laro na ito. Nagdurusa ang persona pero ang saya-saya ng tono at himig. Ba, pwede pala yon. Ang magdusa pero maging masaya. Maganda pala yon, mas kawili-wili. Kabaliktaran ng kamuhi-muhing drama sa radyo, nanguy-nguy na ang paksa, nguy-nguy pa ang estilo. Bilang manunulat, sumusuot sa kaisipan ang mga ganitong katangian ng salita.
Naiisip na may dalawang daigdig na paralel na dumagalaw sa paligid. Ang daigdig ng Ilocano at daigdig ng Filipino o Tagalog. Kapwa malawak at malalim at maaari ka lamang lumahok sa dalawang wika depende sa pangangailangan. Bago ako maging biyasa sa Filipino, naroon ang presence ng mother tongue na gaya ng pagkatuto ng pagbibisikleta ay hindi malilimutan. Hindi na nga lang magagawa ang fancy moves, gaya ng tumbling sa ere, double loops, o multiple metaphors kung nagsusulat, pero naroon tulad ng anino na nagpapakita sa mga pagkakahawig sa mahalagang salita na nakatupi sa imahinasyon at nagpapahiwatig ng mga linguistic at literaring kaugnayan ng lingwahe sa Pilipinas. Pareho naman kasing Austronesian ang Tagalog at Ilocano. Malawak na realidad ang simbolo ng dagat. You know, isa sa mga salitang nauna kong natutuhan. Sa Ilocano, ang katumbas na karayan ay unang nadama ng katawan at imahinasyon dahil una ko itong natukoy at naranasan noong bata pa. Lumusaw ako sa dagat pero una kong tinawag iyon na karayan, hindi dagat. Nang lumaki sa Maynila, nauso ang salitang karay na ibig sabihin ay kaibigan o kakilala hinahinatak sa isang pagtitipon. Hindi ko maiwasang maiugnay ang karayan o yung dagat at yung karay-karay na nauso noong 1990s dahil tila ba ang isang kaibigan ay isang alon na tinangay na lamang na walang kaabog-abog ay isa pang kaibigan para ipagmalaking bagong jowa o jojowain pa lang. Kung meron kang karay-karay, ibig sabihin nun, magiging syota mo yun. No? Pero naisip ko yung dagat, tinangay siya na ano, karay-karay ng dagat yung bata. No? Sa pagiging kabit-kabit ng mga salita, sa lakas ng suggestion, may isip na ang totoong translation ng karay ay inkuyog sa Ilocano, na ang katapat, yun, karay-karay. At muli mag-aanak ng ibang kahulugan sa Filipino ang salita. Pinagtulungan ang ibig sabihin ng kuyog sa Tagalog. Parang sinugod ng putakte o bubuyog, samantalang sinamahan o sinamahan lamang naman sa Ilocano. Nasubok ang alaala ko sa Ilocano na pinag-translate ako. No? Hindi ko nagamay yung Ilocano kasi bata pa ako noon. No? Hindi ko na maintindihan yung paano gagawin. So kailangan kong kumonsulta sa magulang at diksyonary para sa mga batayang damdamin at aktibidad na sa Filipino ko na alam. Parang dumaan tuloy ako sa physical therapy. Kailangang balikan ang mumunting hakbang ng mga salita nakakaasiwa sa utak. Pero ang pagsisikap ay may kaakibat na kabatiran na mababalikan ang kasanayan sa wika kung gusto. Kailangan lamang buksan ng malay sa pagkatok muli ng mga salitang iniwan at nakalimutan. Lalo pa itong nasuhayan nang mag-enroll ako sa Ilocano sa klase ni Ma'am Lilia Santiago at pinabasa ng nobelang Ilocano. Parang lumangoy uli sa karayan o sa dagat at masarap palang karay-karay ng mga salita na noon ko lamang nasilayan at narinig. Ang nobelang pinabasa sa amin ay Katatawanan, o yung Pakpakawan Berde, hindi ko maaalala yung author. Ito na yung full-blown version ng mga hindi maabot na mataas na bagay at na kailangang humiga ka. Kalukuhang umaatikabo. Nagbalik ang anino ng pagka-Ilocano. Sa pagbasa ng mga tulang Ilocano ngayon, kasi parang ginagawa kong editor ng NCCA para i-review yung Ilocano literature, nakumpirma ko na higit na komplikado ang kulturang ito kaysa kumbersasyong nalaman ko lamang sa nanay at tatay ko. Pero mabuti na lamang at ang munting apoy na nadama ko bago pumasok sa daigdig ng wikang Filipino ay nanatiling naroon at may mahalagang papel pala sa pagkamulat bilang nagsisikap na manunulat. Mula sa pakbet, patungong makbet. Mula lamang, patungong sa lamang na lamang. Sana. Magandang umaga sa lahat. Yung sinulat ko naman, katulad nung kay Joey, medyo simplistic ko itong akin na pagpapakita ng siguro pagpapaliwanag ng komplikadong relasyon
ng dalawang wikang ito. Ang wikang kinamulatan ko, ang Bicol Catanduanes, at ang wikang Filipino na wika ko ngayon sa pagtula. Itong wikang pampanitika na aking na-acquire sa pamumuhay at pag-aaral sa lungsod. Yung pinamagatan ko itong wikang nag-uugnay, wikang nagtitiwalag. Sa wikang Filipino ako natutong tumula. Sa wikang ito, una kong narinig ang himig na umantig sa akin at tuminag sa aking mga palagay at pumukaw sa kagustuhan kong tumugon. Sa loob ng wikang ito ko nakilala ang wikang pampanitikan na hindi lamang nakapaloob, nagkaloob ng bokabularyo at pamamaraan kung paano ko sasaysayin ang sariling mga danas, kundi nagsilbiring lente kung paano ko tatanawin ang kinalulubugan kong realidad upang makita roon ang mga hubog ng kahulugan na bibigyan ko paglaon ng anyo sa sariling mga tula. Naalala ko nang unang mabasa ang mga tula ni Lamberto Antonio sa klase ni Rogelio Sikat. Nasa cubicle niya kami noon sa nasunog na faculty center sa UP. Kakalipat ko pa lamang noon sa kursong malikhaing pagsulat mula chemical engineering at binabasa niya ang tulang sa pagkamatay ng isang newsboy. Tahimik kaming nakikinig. Nang matapos, tandang-tanda ko na halos hindi ako makapagsalita nang tanungin niya ako kung ano ang palagay ko sa tula. Hindi ko alam kung paano magsisimula sa pagpapaliwanag sa magkakasalungat na damdamin at kaisipan na pinukaw ng tula. Naipakilala ng tulang ito at ang iba pang mga akda ni Lamberto Antonio ang potensya ng wika ng tula na maisawika ang mga danas na mahirap isawika. Nang ipabasa naman ni Sir Roger sa amin ng mga tuna ni Benilda Santos, tila napakapamilyar ng taglay nitong himig ng pagtatapat na agad humalina sa aking pandinig. May interioridad ito na kayang kumalas sa mga damdaming nagkabuhol-buhol sa kalooban. Sa pamamagitan ng kanyang mga tula, bahagyang nabanaagan ang naipong mga larawan sa gunita na nagtataglay ng mga katulad na tunggaling hindi malunas-lunas ay malutas-lutas sa isipan. Hindi ko inakalang naroon ang mga salaysay mula sa kabataan ko sa Catanduanes na naghihintay lamang mapakahulugan si Esperanza, si Pula na tagahila ng karo ng patay, si La Muerte, ang muntikan kong pagkalunod sa dagat, ang mga batang maninisid ng barya sa pier ng birak, ang sinundan kong kapatid na naagas na inilibing sa likod bahay, ang pagsusumamo ko sa alitaptap na dumapo sa aking palad, ang naobserbahang mga ritual ng Semana Santa at marami pang iba. Sa madaling salita, binigyan ako ng mga makatang una kong nabasa sa wikang Filipino, nina Antonio Santos Lacaba Atinio, hindi lamang ng bokabularyo kung paano ko pag-uusapan ng sariling mga karanasan, kundi ang landas pabalik sa iniwan ng paraan ng pagdulog sa nakaraan. Tinatanaw ko ang mga alaalang ito mula sa sentro, sa Manila, gamitin ang wika ng sentro. Sa isang banda marahil, kinailangan ang layong ito na maaring ituring na estetikong agwat upang higit na makita ang hubog ng danas at malagpasan ang pagiging personal nito. Posibleng may mga aspekto ang karanasan na kakawala sa hinagap kung hindi sisipatin mula sa sityong ito ng pagkatiwalag sa wikang matulain sa Pilipino. Karamihan sa mga tulang bumuo sa una kong aklat na hunos na ililimbag noong 2000 ay humango ng material mula sa kinalakhan kong probinsya, mga karanasang sinubukan kong tumbasan ng salita at bigyan ng makahulugang hubog sa Filipino batay sa mga pamamaraan at tradisyong natutuhan ko sa loob ng wikang ito. Itong 2016 lamang, inilabas ng Ateneo de Naga University Press ang bagong edisyon ng aklat na ito.
mahigit 15 taon mula ng una itong nalimbag. Ang kaibahan ng bagong edisyon, nagtampok ito ng salin sa dalawang uri ng Bicol Catanduanes, ng piling mga tula mula sa aklat. Nang una kong mabasa ang mga salin ni Arnold Valdedor sa Bicol Nortehon at Jerry Rubio sa Bicol Viracnon, ang narinig ko ay ang mga pagkukulang ng orihinal na sinulat ko. Tila may naidagdag ang kanilang salin sa mga tula na sa palagay ko ay nagpayaman at lalong naglapit sa mga tula sa realidad na pinaghanguan ng materyal. Nabigyan ng mga tagasalin ang mga tula ng testura ng danas na partikular sa Catanduanes, ng gaspang ng wikang pang-araw-araw ng mga idiomang Bicol na nagtataglay ng tono ng pamumuhay at natatanging pananaw na hinubog ng aming panahon at lugar. Para bang nakauwi sa wikang Bicol ang mga tula. At sa pamamagitan ng mga salin ni na Arnold at Jerry, hindi ko magagawa ang nagawa nila sa sarili kong mga tula. 13 taong gulang ako nang lumipat sa lungsod upang mag-high school dito, kung kaya masasabing hanggang grade 16 lang siguro ang antas ng Bicol na alam ko. Hindi ko may kakailang limitado ang bokabularyo ko sa kinamulatan kong lingwahe. Iilang pagkakataon pa lang akong nagtangkang tumula sa Bicol, madalas kapag may nag-imbita para lumahok sa antolohiya. Ngayon ko lang dinawari na madalas din sa Bicol ng Ibong o ng mainland Bicol ang ginagamit kong wika. Dahil siguro sa akala ko, itong higit na formal at eleganteng Bicol, napansin ko rin na tila isinasalin ko rin lang sa Bicol ang estilo ko ng pagtula sa Filipino. Para bang hindi talaga ako sumusulat sa loob ng isang wikang vernacular, nananatili akong tiwalag dito. Bukod kasi sa ilang bugtong, agay ng sadit pa sinini, matid ng magtahi, ilang tigsik tulad ng tigsik ko si Manay Binay, nag-udo sa baybay, nag-iwang ning kalampinay na mula suburay, at ilang kantang bayan gaya ng Sarong Banggi, ano daw itong sagugon, wala na akong maalalang mga tula o berso sa wikang Bicol na natutuhan ko sa aking paglaki sa Catanduanes. Maaga akong nalayo bago ko pa man matuklasan ang bisa ng wikang ito na tumbasan din ng mga salita ang danas na kasabay nitong nahuhubog. Kamakailan na imbitahan ako na magbigay ng panayam hinggil sa pagtula sa Saringsing Writers Workshop, isang palihan na laan para sa mga akdang nakasulat sa iba't ibang uri ng Bicol. Nagkataon na idinaos ito sa Catanduanes ngayong taon. Upang maging kapakinabang sa mga manunulat na may angkop ang ibabahagi kong kaisipan, binasa ko ang mga manuskrito ng mga akdang isasalang sa palihan, lalo na ang mga tula. Sa mga sinulat na mga makatang mula sa pinagmulan kong isla, narinig kong muli ang mga ekspresyon na bahagi ng pang-araw-araw naming lingwahe na nagbigay ng partikularidad sa aming danas at alam kong mahirap isalin sa ibang wika. Ito ang wala sa mga tulang na isulat ko sa Filipino, man o sa Bicol tungkol sa aming mga karanasan. Para sa akin, taglay ng mga tunog at tonong ito ang pananaw at attitude sa pag-ira na nagbubuklo din sa amin bilang komunidad. Nakakarga din dito ang mapanuring pagtingin na lagit-laging kontemporanyo dahil patuloy itong nananalaytay sa vernacular at sa mga tulang isinulat ng kabataang mga manunulat ng Catanduanes. Sa kasalukuyan, ito ang ninanais kong maiparinig din sa sarili kong mga tula. Magandang umaga. Pareho kaming Bicol ni Allan. I am from Tabaco City in Albay. Hindi siya makakauwi at hindi siya makakatawid ng Catanduanes nang hindi dadaan sa amin. So, we're the gateway to Catanduanes. Pero, kahit taga-Catanduanes siya, tatawid ng isla galing sa amin, kung magsiseryoso sila ng pagsasalita, hindi kami magkakaintindihan.
So iba ang Bicol ng Katanduan noon, tapos meron pa silang dalawa doon. Kami naman ay First District of Albay, iba ang salita namin sa 3rd and 4th. So kung ang First District and Second District, which is Legazpi City, pwede kaming magkaintindihan. Pero yung 3rd and 4th District ay paglagsalita sila, hindi kami magkakaintindihan. Halimbawa, ang Daraga at Legazpi ay magkatabi lamang. Pero ang kanin sa Legazpi ay maluto, pero ang Daraga nakatabi lang nila, ano? It overlaps the boundaries. Yung Daraga Albay, ang kanin ay hindi na maluto. Yun ay amoy. At matigas yung ano, parang naglalak, amoy. Hindi mo siya sinasabing umoy, amoy. So, pagdating doon, lumaki ako na hindi ako kailanman nagsalita ng amoy. No? So, pagdating sa 4th District, ito na yung mga Pulangi, Uwas, Libon, going to Kamsur, mas lalong alien sila sa amin. But we belong to the same province. No? So, meron doon, for example, in Libon, na napakalambing magsalita para silang mga Hiligay noon, na kahit nag-aaway na sila at nagpapataya na sila, ay para pa rin silang kumakanta na parang mapisi ka, para patakali ka. Ibig sabihin nun, tamaan ka na ng kidlat, mamatay ka na, leche. Pero para silang kumakanta. Sa amin, sa First District, ang parot ay hindi ibon. Ibig sabihin nun, tarantado ka, parot mo. So, pero ngayon. Anyway, sino po dito yung mga... May Batanggenyo po ba tayong nandito? May hiram lang mga... Siguro may mga stereotypes before, especially in the 80s and the early 90s. Pag Batanggenyo ka, ito yung mga naglalako, the hawkers. No? Naglalako sila ng kumot, at totoo yun. Akala ko dati, nababasa lang namin. Pero sa amin sa Albay nung panahon na yon, maraming Batanggenyong nagpapautang ng kumot. Yung mga checkered pa na talagang maganda. Tapos may mga kulambo. Kung alam niyo yung kulambo na napakalambot na napakapino nung ano, hindi yung parang net, no? Talagang tela pa. Pinapautang yan ng mga Batanggenyo. Naglalako talaga sila. Sa amin naman, marami rin yung naglalako ng isda. No? Ang tawag sa amin na sa isda, sa Bicol, ay sira. So pag may naglalako ng isda, sasabihin nila, sira! Sira! Okay. Ito, common joke na to. Naging classic joke ito. Sabay na nagtitinda, yung taga-Batanggenyo naglalako ng kumot, kasabay niya yung naglalako ng isda. Sabi ng Batanggenyo, kumot! Sabi naman nung nagtitinda Bicol ng isda, sira! Kumot! Sira! Hanggang nagsuntukan silang dalawa. Dahil sinisiraan daw, sabi ng Bicolano, sinisiraan mo ako sa tinitinda ko. No? Okay. Ay, yung Batanggenyo mismo, no? Nagre-reklamo. No? Kasi sumisigaw siya ng kumot, yung Bicolano nasigaw ng sira. Okay? So, lumaki ako sa Bicol na ang Bicol na binabanggit o ang sinasalita namin ay academic subject. So, nung nag-aaral ako noon, dahil magaling ako mag-aral at ang Filipino is one of the academic subjects, I have to excel in Filipino as well. So, kailangan ko siyang aralin. No? Dalawa yung tinitingnan sa amin pagdating sa lingwahe. Magaling mag-Ingles? Wow! Matalino! Na? Magaling, maurag. Magaling sa Filipino, matalino, maurag. Pag sinabi, magaling mag-Bicol, lahat marunong mag-Bicol eh. So, hindi namin tinitingnan ang pagka-Bicol, ang pagsasalita sa Bicol as an intellectual activity. No? Tinitingnan lang siya na conversation, anybody, kahit sino, walang pinag-aralan ay nagsasalita sa Bicol. Sa Bicol na Bicol Albay in my case. Okay. Pero paano kami gumaling
Halimbawa ako, personally, paano ko nakita yung sarili ko na humusay ako sa Filipino? At maipagmamalaki ko yun. High school pa lang, elementary pa lang. Alam kong magaling ako sa Filipino. Hindi lamang sa ibang subjects. Mahusay talaga ako. Sabi ko nga nun, buwan ng wika. Wala pang buwan ng wika nun dati. Linggo ng wika, may labanan. Pagdating sa labanan, ang dami dyan na contest. Essay, talumpati, ano pa yung di handang pagsasalita. Grand slam ko yan. Ginag-grand slam ko. So, nagtataka ko, bakit ba itong mga kaklase ko, hirap na hirap sa Filipino? Okay? Meron silang isang bagay na hindi ginawa na ginawa ko. Lumaki ako sa panahon na kasagsaga ng comics. Ha? 80s and early 90s. Nakakapagtaka, kung nandun kayo sa bayan namin noong panahon na yon, meron siguro kaming tinatawag na public library. Na yung public library na ito, comicsanto. No? May mga bangkito na parang like mga 50 bangkito yon, magkakatapat na nagbabasa yung mga tao. No? Tapos paanuhan yon, parang nag-aagawan, tatlong comics. Tapos ano yung kasunod mo? Pilipino yan, palit tayo mamaya. Tapos papalit yan. So maghapon yun. No? Walang nanonood ng TV sa amin nung panahon na yon dahil delayed telecast. No? Delayed telecast. Kung may beauty pageant, naglalaban pala, kinoronahan na pala, ang napapanood namin ay naglalaban-laban pa lamang sa swimsuit competition. Ganun siya ka-delayed noon. So, puro comics kami. At, gustong-gusto ko na noon magsulat. Pakiramdam ko, mahusay talaga ako. Ang nababasa ko, Carlo J. Caparaz. Kaya hindi ko na ano yan. Diyan ko na lang. Oh, naman na. Wala mo sinabing hindi ah. Okay, Carlo J. Caparaz. Tapos sinusubaybayan ko talaga yon. Kaya may paartilahan kami ng comics. Ha? Ang comic sa amin ay dumarating ng alas 3 ng hapon. Ang dyaryo ay dumarating ng 2 p.m. At isa lang ang nagtitinda ng dyaryo, yung Oliver. Nababantayan mo pa doon at sasabihin mo, nandiyan na po ba yung Manila Bulletin? Kasi wala pang Philippine Daily Inquirer noon. No? So, comics, meron kaming paarkilahan. Bawal akong magbasa ng comics sa amin. So, itatago ko yon kasi may paarkilahan kami. No? Doon ako natuto ng Filipino or Tagalog as the case may be. Sa kababasa ng comics, at ang feeling ko, pag nakapunta ako ng Maynila, magaling na ako magsalita ng Filipino or Tagalog. Comic siya. At ang ginagawa ko, dahil ang dami nag-aarkila, halimbawa si Allan, si Sir Joey, pupunta sa akin, tapos tatanong sila, Niles, anong nangyari sa Virga? Ano yung nakaraan? Ito yung nangyari dyan. Etcetera. Oh, ito. Arkilahin mo na ito. Okay. Ano ang nangyari sa wakasan dun sa nang magsanib ang langis ng tubig, Nako, 3 years na yon hindi pa rin natatapos. Hindi nagkakatuluyan yung katulong at ang kanyang amo. Ito ang nangyari dyan, etcetera. Ikikwento ko ang nakaraan. Para akong dipindot, kinikwento ko yung nakaraan. At ito, arkilahin mo na. Okay. So marami yon. So nakita ko yon, yung Filipino at Tagalog na natutunan ko. It all started with comics. Aside from the fact that it was visual and spectacle. No? It was a spectacle. A visual spectacle. Siguro, wala na nakaabot sa inyo dito. Alam nyo ba, I also, my first porn, visual porn, happened to be in comics also. Siyempre, Tagalog at Filipino din yon. Pero later on, inalis ng gasi comics yon, like 3 months or 4 months after it circulated in a serialized manner, tinanggal nila yon. No? May porn talaga nun. No? Ang comics, tinanggal nila yon. Hanggang sa bumalik sa dun sa medyo wholesome. Anyway, kaya ako ay nagkaroon ng proficiency, bumabalik ako lagi dun sa comics, no? Binabasa ko ang Carlo J. Caparaz, no? At ang sabi ko sa sarili, gusto kong matutong magsulat, pero parang ayokong maging katulad niya. Ni Carlo J. Caparaz. Alam mo yung the mixed feeling na natuto ka sa kanya,
pero parang ayoko. Dahil later on, nung tumatanda na ako, kahit ano, nakita ko, sandali lang, parang hindi naman sa kanya to. Para halimbawa, kahit sila Pablo S. Gomez, na may suma, akala ko sa kanya yung suma. Hindi pala. Ang dami palang hiniram. Parang bakit hindi ito naakusahan ng plagiarism ng mga to? Puro pala nila hiniram. Puro pala nila kinopya. Ang daming kinopya. Pero tuwang-tuwa ka naman pagbata ka. Okay? Tuwang-tuwa ka na, uy, ang ganda nito. Pag lumalabas ang isang Carly J. Caparas novel, katulad ng isang love story na talagang very tragic, no? Talagang dibdiban, katulad ng Beloved na naging pelikula kung saan nagkatuluyan si Lorna Tolentino at The Boy, si Rudy Fernandez, na una kong nasubaybayan yon sa comics. So parang kahit anong lumabas sa comics, yan, nandun nang galing. Pero pagdating sa akademya, nakita mo na ang isang, ang Filipino or Tagalog na pag-aaral ay nagiging academic at the same time. And then we were introduced to big Filipino as part of literature. No? Dumating dyan si Rogelio Sikat, nakilala ko si Lamberto Antonio, si Tino, si Lacaba, at ang bukabularyong malawak na bukabularyo ni Virgilio Almario, sabi ko sa sarili ko, kaya ko rin niyang ginagawa ninyo. Nauna lang kayo. Parang ganun, ang kayabangan. And true enough, pati yung pagsusugma, tugmat-sukat, ay pwede mo siyang matutunan sa pagtula, di ba? Pwede mo siyang matutunan by reading samples of poems, no? Na nagpa-practice mismo ng ganung sistema. Kaya sabi ko nga nung una, nung dati, bakit kailangan kong pag-aralan yan? Pwede mo namang pag-aralan yung tula at mababasa mo na, makikita mo na pwede ka palang magtugmat-sukat, matututunan mo. So, isa sa naging, aside from comics at ng literatura, natuto ako ng Filipino at natuto ako ng Filipino dahil sa pagbabasa ng mahuhusay na akda sa Filipino. Kaya sabi nga nun, sabi sa akin dati ni ano ni Lamberto nung bata-bata pa ako at nakausap ko, sabi niya, huwag kang mag-aksaya sa pagbabasa ng hindi magaganda. Basahin mo yung magaganda at pag-aralan mo kung bakit nagandahan ka. Okay. So that was part of, even you consider that less academic, pero pagdating sa akademya, tuturuan ka at gagabayan ka rin kung paano talaga magbasa at kung paano titignan ang isang magandang akda. So yun lang yung nakita ko na ano. Kahulihan siguro, gusto kong banggitin na nagtutula ako halimbawa sa Filipino, nagsusulat na ngayon ako sa nobelang Bicol. Na? Nagsusulat ako sa nobelang Bicol, nagsusulat din ako minsan sa English, no? Pero iba yung pagsusulat sa Bicol na kuminsan hindi alam, siguro napapansin ng iba pag nagsusulat ako sa Filipino, nagmi-mix ako, parang code switching, no? Ang Filipino ko kuminsan, alam ko na iba dahil iba yung tunog na at pagsakan niya. No? Iba yung tunog at pagsakan niya. Medyo magaspang kami. So yung Bicol Albay ko, kahit isinusulat ko siya sa Filipino, magaspang siya. Iba yung tunog. No? Kasi onomatopoeic yung mindset ko dahil yun ang kinalakhan kong Bicol. Kapag sinabi nila na, bumabagyo! No? Bumabagyo! Tapos sabi nila ay parang ginigiba ang bahay. Hindi namin sinasabi yan. Ang sabi niya, nagbabagyo, nagrarampahog ang paros. Rampahog, rampahog. Pag nakarinig ko yun, rampahog, rampahog, parang nakikita ko, may nagigiba talaga. No? Hindi mo siya pwede sabihing giba. Walang dating yung giba eh. Giba. Rampahog. Talagang may pag. Na? Ganun siya. Onomatopoeic yun. So when I'm writing in Filipino, at the same time, I could hear those voices, the nuances, the sound, the rhythm, including the sensibilities. Nandun siya. No? Halimbawa, meron kami isang word na pinagmamalaki ko noon pa noong ginagawa ang UP Dictionary yung Filipino. Sabi ko, very generic yung salitang akyat. Akyat ng ligaw, akyat ng bahay,
akyat bahay gang, etc. akyat. Meron kaming isang salita sa Bicol Albay na ang ibig sabihin ay tukad. The word is tukad. Pag sinabi mong tukad, ibig sabihin, hindi mo na pwedeng sabihin na tukad ng bundok or umakyat ng bundok. Immediately, remove the bundok, it means tukad, umakyat ka talaga ng bundok. So that is specific, very specific word for akyat. Tukad means umakyat ka ng bundok. So pag sinabi mo bang nagtukad ka ng bundok o nagtukad ka ng bulo, that is redundant already. So use the word tukad. Hinahanap ko siya dati sa ano, bakit wala? So I was fighting for that word in UP Dictionary, Dictionaryong Filipino, and the very first edition of the dictionary itself. So sabi ko, maganda siya. No? So, lagi kong ipinaglalaban yung ganong ano, na kahit nagsusulat sa Filipino, pwede kang mag-mix. Then, parang may split personality ka. Na parang kang isang manunulat na pwede kang magkaroon ng dalawang kaluluwa at hindi lamang isa. Okay? Like, the combinatorial beauty of English and Filipino at the same time. Okay. So, I would like to end this also with another... meron kami sa ano na... Yung burat dito sa atin na tinatawag, di ba? Pabalbal siya, burat. Burat! Sa amin, ang burat ay... It's not the burat, it's not the genital. No? Sa amin, ang burat ay lasing. Pag sinabing burat ka, lasing yun. No? Lasing. Kaya pag sinasabihan namin ng burat mo, sa amin ay lasing yan. We were not offended. We were not offended. No? Lalo na maraming Bicolano ang magagaling uminom. At malimit ay lasing. No? Malimit ay lasing. So, in short, sa experience ko ng ano, na kahit nagsusulat sa Filipino ay hindi ko lang siya tinitingnan as an academic activity or something like a literary activity. It involves the totality of personhood. At maipagmamalaki na palagay ko, importante talaga na hindi lamang isa ang wika ng isang manunulat. Kuminsan kailangan niya ng isa pa. No? Regardless kung ang wikang isa pa ay hindi pa nakakasabay sa unang minahal na wika, as the case may be. Maraming salamat po. Parang ang daming sinabi ni Niles, ang hirap sundan. Anyway, tinatanong ko si ating Joey kung anong sasabihin ko kasi parang pre-Filipino life dapat daw. So sabi ko, I'm going to talk about my life, my previous life as an Egyptian prince bago ma-reincarnate as Filipino. Pero sa totoo, komplikado talaga yung kasaysayan ng lingwaheng ginagamit ko sa pagsulat. Kasi pinanganak naman talaga ako sa Maynila. Nagkataon na ang nanay ko ay Waray. Ang tatay ko ay Bicolano, taga Masbate, isang probinsya na komplikado rin ang lengguwahe. Kasi halo-halo din siya. In fact, hindi siya kadalasan hinihiwalay nila ang lengguwahe ng Masbate sa Bicol. Kasi hindi siya Bicol, Minasbate siya. Yung iba ang tawag ay Masbatenyo. Ang nanay ko ay Waray na taga Samar. Pero hindi sa sentro ng Samar, kundi nasa norte, sa northern Samar, na nagsasalita ng isang distinct na dialect kaiba sa wika na sinasalita, alimbawa, sa sentro na Tacloban. Ang tawag ay Nortehanon. So, nagkita sila ng tatay ko sa Maynila. Nung ipanganak ako, dahil siyempre ang stereotype ito, pero ang mga Waray talagang nako, matatapang. So misa, nag-away sila ng tatay ko. Pagkatapos kong ipanganak, wala pa akong 1 year old, lumayas ang nanay ko ng bahay at umuwi sa Samar. Pero siyempre, pagkamahal mo ang tao, susundan mo siya kahit hindi mo alam kung saan ang Northern Samar. Kasi nung panahon na yon ay wala namang text, no? So, hindi alam ng tatay ko kung saan siya nakatira. Ang alam niya lang ay yung baryo sa Northern Samar na ninita.
So sinundan siya ng tatay ko ron. Okay? Pagkatapos, doon na kami tumira. Okay. Ang salita sa Northern Samar ay Nortehano na variant ng Waray. Pero ang pamilya ng nanay ko ay hindi originally taga Northern Samar, kundi taga Bicol. In fact, ang mga Bayoka, yung aking middle name, ay taga Prito Diaz. So, sa bahay, sa Samar, nagsasalita ng Waray, pero ang mga matatandang tiyahin ay nagsasalita ng Bicolano. So, komplikado na. Ang tatay ko nagsasalita ng Masbateño. Pero dahil siya ay nagtatrabaho sa pier at karamihan ng kanyang mga kasama ay Cebuano, nagsiswitch siya mula sa Masbateño papunta sa Cebuano. Okay. So, paano sila magkakaintindihan? Mahal ng tatay ko ang nanay ko, feeling ko. Kasi nagpasakop ang tatay ko sa nanay ko at nagsalita siya ng Waray. Mahal mo ang tao kapag ka sasalitain mo na ang lengguwahe niya. Pagka, di ba? Totoo naman, di ba? Pagka isa na kayo ng lengguwahe, minamahal mo na siya. Anyway, pagbalik namin sa Maynila, so feeling, Waray ang una kong lengguwahe kasi nag-aral ako sa Samar. Pero swerte nga si Allan kasi high school. Ako elementary pa lang, bumalik na ulit ang pamilya ko sa Maynila. Pero alam mo naman ang mga Waray, Bisaya in general, kahit nagpunta na sila sa Maynila, parang dala-dala nila ang parte ng Samar o parte ng Bisaya sa bahay nila. Kasi ang nanay ko, hindi magsasalita in Tagalog. Magsasalita siya ng Waray. Okay? So, nung una akong nag-aaral, talagang, siyempre, Waray ako, ayokong matukso na Bisaya. So, talagang ginalingan ko yung pag-aaral ng Filipino. Okay? So, yun ang dahilan kung bakit magaling ako sa Filipino. Pero sa totoo lang, hindi lang Filipino ang ginalingan ko. Feeling ko, ginalingan ko rin sa Ingles. In fact, ang mga unang tula ko ay isinulat ko sa Ingles. Na-realize ko lang later on na tsaka. So, ay wala talaga akong pag-asang maging poet. Magmamakata na lang ako. So, kaya nagsulat ako ng in Filipino. Nagsusulat ako sa Ingles kapag kakailangan. Kasi halimbawa, minsan, wala pa akong trabaho, yung teacher ko, sinistor to, oh, wala kang trabaho, you write for me, parang ganyan, sa Philippine Daily Inquirer. So, for quite some time, nagsusulat ako in English. Pero, dahil nga ginalingan ko sa Filipino, nagsusulat ako ng tula sa Filipino. Ang tingin ko, may isang salita akong gustong-gusto sa Waray. Pero hindi lang ito Waray, no? Ito'y Bisaya na salita. Yung mingaw. Nagbalik ako sa pagsulat sa una kong lengguwahe dahil sa mingaw. Ang mingaw ay hindi lang lungkot, no? Yung mingaw ay longing, no? Yung, ano ba sa Tagalog yung longing? Pangungulila. Kapag ka malayo ka sa isang lugar o sa isang tao, sabihin mo, namimingaw ako. Hindi ka nalulungkot lang. Nalulungkot ka kasi wala yung tao o wala yung lugar. Malayo sa'yo. Hindi ko alam kung anong katumbas niyan sa Filipino. Sa loob ng matagal na panahon na pagsusulat sa Filipino, mayroong mingaw na nararamdaman. In fact, malaki ang tulong dito ni ano no ni Rio Alma. Bagaman laging inaakusahan si Rio na tagalista, malaking tulong siya sa pagsabi sa akin na magbalik ka sa unang mong lengguwahe. Hindi dahil sa walang nagsusulat sa Waray at ako magiging bagong prinsesa ng panulaang. Meron ng prinsesa, meron na rin prinsipe. Second princess na lang ako.
Hindi dahil doon, kundi dahil sa mingaw, no? Mayroong mingaw. Nakakapagsulat ako ng tula sa Filipino, pero mayroong mga gunita sa utak ko na pakiramdam ko hindi ko maisusulat ng lubos sa wikang Filipino. Okay. Ang tingin ko complementary ang mga wika. Naiinis nga ako kapag pinagtatalunan pa natin ngayon kung kailangan ba natin ng English. Naiinis din ako kasi kailangan naman talaga natin. Pero naiinis ako kapag ayoko nang mainis. Ang tingin ko, ang posisyon ko, dahil sa aking komplikadong kasaysayang pangwika, ay kailangan natin ng isang wika na magbaba, na magbubuklod sa ating lahat. Naniniwala ako, dapat alam na natin, tumatagal na, hindi monolingual ang bansang Pilipinas. Multilingual tayo. Okay. Pero pagkababaybayin ang mga kasaysayang pangwika ng bawat isa, makikita natin na hindi lang isang lingwahe ang sinasalita natin. In fact, kawawa ang mga tao na isa lang ang lingwahe ang sinasalita sa isang bansa na napakarami ng wika. Pero paano tayo magkakaintindihan? Ang tingin ko, ito ang posisyon ko. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng Filipino. Kasi kailangan mayroong proyekto para sa pagbubuo ng bayan, ng nasyon. Hindi mabubuo ang nasyon kapag hindi isinusulat ang mga karanasan sa mga rehiyon gamit ang mga wika sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ni hindi magkakaroon ng pambansang panitikan kapag naiitsapwera ang mga panitikan na nagmumula sa mga rehiyon. Hindi panitikang rehiyonal. Wala dapat panitikang rehiyonal. Meron lamang panitikang pambansa. Kasi pagka sinabi mong regional literature, parang sinasabi, ay nako, eto national literature to, tapos kayo, nasa region, regional literature kayo. National literature, dapat mayroong pambansang panitikan na nagmumula sa mga rehiyon. Okay? Ayoko nang gamitin talaga yung panitikang regional kasi feeling ko bumababa ang chururot. Ang, di ba? Parang ganyan. So, sa ganong paraan lamang mabubuo ang isang pambansang panitikan. Pero paano mo siya panghuli, tingin ko, deliberate ang pagnanais ko na magkaroon at manatili ang wikang Filipino kaagapay ng iba pang wika sa ibang panig ng Pilipinas dahil kailangan nating buuin ang bayan lalo na sa panahong ito na kaiksi-iksi ng ating mga gunita at ipinamimigay nating isa-isa ang ating mga yaman lalo na ang ating mga teritoryo. Maraming salamat, magandang umaga, maliban sa mga tuta ng China. Ang format kasi nito, magkukwento muna tayo sandali, mga, may 20 minutes pa. 10 minutes tayo magkakatas ng mga merda. Okay. Ito siguro yung mga main threads na nangyari. Ang pagtatagpo ng dalawang wika kay Allan sa poetry, tapos kay Niles sa mga comics, sa'yo naman ay yung away ng mga magulang mo. So, away ng mga magulang mo. Paano nyo tinitingnan itong negotiation ng dalawang wika? Pinag-usapan na natin, pero paano nyo pa nakikita yung papel nitong... kasi parang ano nangyayari na pay pressure na
i-give up ng konti yung regional para sa pambansang wika. Hindi naman. Ako muna, gusto ko lang isingit dalawang bagay. Yung kanina yung sinasabi niyang mingaw, meron kami niyan sa Bicol, at least for Bicol Albay. We call that sa inyo, pungaw sa inyo, no? Pungaw, we use po, sa amin sa Bicol Albay, ang pungaw is tungkot. Pero yung hidaw, longing. So, ang hidaw sa amin, halimbawa ay may bata, may pamangkin kang umuwi sa inyo, nagbakasyon, tapos nung umalis siya, bigla kang iyak ng iyak, lungkot ka kasi hinihidaw mo yung nawala ng tao na nakasama mo. Dalawa yung hidaw. Naghihidaw din yung umalis, hindi lang yung naiwan. So, mas malalim yung hidaw, katulad ng sinasabi niyang mingaw, sa basta pungaw lang o lungkot. Okay? Parang ano. Na totoo yun, sa amin, pag nagsusulat kami, halimbawa, parang immediately, alam mo na, mas maganda itong isulat sa Filipino, mas magandang isulat ito sa Bicol, mas magandang isulat ito sa Ingles. Parang may ganun siya na ano. Pero, palagay ko, kung negotiation or if you are, sabi nga, di ba, parang if you are in conflict with, if there's a case, if there's a conflict indeed, kung meron kang parang dalawa na, ano bang gagawin ko dito, na? Parang, ang punto ko dun, nakapagsulat, halimbawa, sa case ko, nakapagsulat kami sa Filipino at nakapagsulat kami sa aming unang lingwahe nang hindi naman kami namatay. Nang hindi naman kami nalugmok. No? So, tinitingnan ko to analogically, it's the ability to love two persons at the same time, at the same moment. Hindi pa pwede yun? Diba? Without going into the essentials of fidelity or loyalty as the case may be, na pwede mong mahalin ng sabay ang dalawang wika. Pwede siya, di ba? Nakakapagsulat tayo ng sabay. Kung minsan namimix pa natin siya. So, hindi ko ito tinitingnan as something that separates. Right? Mas tinitingnan ko ito na nagpapaka, ano, bumubuo. Ang sinasabi mo kanina na nag-uugnay. Ang karanasan ko, pagka nag-aaway ang nanay at tatay ko, feeling ko kung ayaw nilang maintindihan ng isa't isa, magsasalita sila sa kani-kanilang mga wika. Pero kapag gusto na nilang magkaintindihan, magsishift sila sa Filipino. Hindi Ingles, kasi hindi naman biyasa sa Ingles ang nanay at tatay ko. Hindi sila gaanong nakapag-aral. So, feeling ko, nag-unite siya. Ang tingin ko, kung gusto mong may tendency ang pagprotekta sa wika na maging parokyal yung pagtingin. Okay? Wika ko lang. Ang malaking problema niyan ay isusulat mo lang yung karanasan mo sa wikang iyon. Kung parokyal yung pagtanaw mo. Ang ibig kong sabihin, ang tagal-tagal na, halimbawa, sa panitikang waray, ang tagal-tagal na, bakit walang nagsusulat ng kwento o nobelang waray, halimbawa, na nakaset sa Egypt? Obsessed talaga ako sa Egypt. Na, hindi ka ba pwede magsulat ng nobela na waray na nakaset sa Egypt? Dahil lang ang waray ay dapat talakayin lang yung mga bagay na nandoon sa, ay Diyos ko, anong may susulat natin? Puro tuba. Banig. Diba? So, ibig kong sabihin, dapat hindi parokyal yung pagtingin sa wika. Kasi ang wika, lumalago yan. Nag-i-interact yan sa iba pang mga wika. Parang ganon. Kapag ka masyado mong binakuran ang wika, hindi na siya lalago, saka siya mamamatay. Tingin ko, kapag ka natuto tayong makinig sa wika ng isa't isa, magbabago ang ating mga wika kasi malalagyan ng mga salita o konsepto mula sa iba pang mga
ng mga wika, lalo na lahat ng mga languages sa Pilipinas, kasi nga, sabi ni ating Joey, magkakamag-anak naman itong mga ito. Gusto kong tanongin si Allan, ano, specific dahil sa pagtula niya, nauna sa Filipino, pero merong sensibilidad na Bicol. Paano mo yun nanabigay? Actually, ang interesting para sa akin na buong akala ko nung tumutula ako sa Filipino, nung una ako tumutula sa Filipino, akala ko parang na-achieve ko yung parang magandang indayog ng wika, halimbawa ni Benita Santos o kaya ni Lamberto Antonio, na mga taal na Tagalog, pero nagsusulat sa Filipino. Pero nung nilabas ko yung libro ko, tinawag akong barok ng ilan sa mga makatang sa Filipino na sa kanilang pandinig, yung inakala kong eleganteng gamit na ng wika, mayroon pa palang napaka-impure sa kanila doon na sa palagay ko, pumapasok doon itong aking pinagmulang wika na may interference. Bagamat sa aking pandinig, para bang at hindi ako malay doon. Bagamat doon sa pagdating sa ikalawa kong aklat, pinanindigan ko yung pagiging barok. At doon sa Morpo, sinadya ko talagang bali-baliin yung wika. At yung mas naging pinakinggan ko yung musika ng interruption ng gambala. At gusto kahit pag nagsusulat ako sa Ingles, itong hirap sa artikulasyon mismo, itong parang para sa akin nagiging factor ito or nagiging para sa akin useful actually na energy, itong parang alam kong sa utak ko ay naghahalo-halo ang mga wika at constantly they interrupt each other. At para sa akin, isa siyang enerhiya na produktibo actually, sa lalo na sa pagtula. Kasi ito yung mga bagay na itong interruptions na ito, itong mga sabihin na nating mga gambalang ito, dito naman talaga nalilikhari ng mga bagong kombinasyon at bagong sensibilidad na pwedeng ihain ng tula. Salamat, Allan. Si Niles, gusto kong tanungin, sinagsulat ito ng pure Bicol novela lately. Anong danas mo doon, Niles, from abandoning meanwhile yung Tagalog, going back to your mother tongue? Yung sa Bicol, first time ko magsulat, first time novelist in Bicol. Pero aware ako na nagsusulat ako sa Filipino, o kahit ano man yung sinusulat ko ay naririnig ko siya. No? It seemed to be another shadow on another skin. No? Na nandyan siya. Hindi mo lang maipaliwanag na parang naglalakad ka na you are walking split level. No? Na parang ano ka? Parang feeling mo James McAvoy. Ano ba yung split? Anyway, yung sa Bicol, ang nakikita ko na ano, napansin ko nung ano, kahit sa pagsulat sa Filipino na lang, ano, o kahit sa grammar or sa sentence construction, ang napansin ko, ito, built-in bias ko siguro, dahil hindi ako taal na Tagalog or Filipino. Ayoko yung style, yung malambing na ikaw ba'y kumain na? Kasi ang Bicol na kinalakhan ko, we always start with the verb, kumain ka na ba? Hindi kami gumagano na, ikaw ba'y natulog na? Natulog ka na ba? Okay? We always start with the verb. We're verb focused most of the time. Okay? Kaya pag, kahit sa Bicol, ganun yan. Pagka yung Bicol namin, nagkakan ka na? Kumain ka na ba? Hindi namin sabihin, ika, nagkakana? No. Hindi kami ganun. So, doon pa lang, lumalambot yun. No? Lumalambot.
Oh, okay. Oo. May ano si London sa ano na aside from that the variance or the ambiguities of the language na yung nagkaka, nagsiba, may level siya. Yung nagsiba, parang famished. Talagang gutom na gutom ka. Lamon talaga to. In fact, may ano yan. Sa amin, in terms of vocabulary, meron niya na ano, pagka parang gutom, gutom, ordinary na hungry, sablok, grabe na yun. Parang ano, sablok kung ngayon yung aking ini. Diba? Parang talagang lamon na lamon yan. Marami siyang ano, masibaon ngayon eh. So nagle-level pa siya. But what I mean is, yung experience ko dun sa ano ng Bicol, although I was writing in Bicol, I was also thinking of the power of the diction. Na may dapat, may pinipili pa rin akong lingwahe, depende sa kung paano ko ito ginagamit at kung anong boses ang dapat ko na sundan. Na ang matatanda sa amin, pag nakita nila yung kamay sa amin for young people or younger people like us, we would refer to it simply as kamot. But yung mga matatanda, ano, natural sa kanila na sasabihin, ang kamulmog mo ngaya. Kamulmog? What's kamulmog? It's kamot. It's kamay. No? So, may parang ganun. Yung pagsusulat ko ng novel in Filipino, in character din yon. Kung ang speaker ko or ang character ko ay matanda, kailangan siyang magsalita sa lingwahe ng Bicol na alam niya compared to another character who is younger, for instance, na ang alam niyang Bicol ay iba sa ancient or ano bang ano tawag sa ganun, medyo na older o Bicol. So, marami pa rin siya. Lan. Ah, okay. Merong pagkakataon, may siguro 4 minutes tayo. Question from the audience. Sa o dalawa? Kahit sino sa inyo pwedeng sumagot, lalo na si Niles. Curious na ako, for example, yung like si Ellie Buendia is one of our best lyricists in the country. Na papansin nyo ba, let's say, sa lyrics niya, lumalabas yung pagkabikolano niya? Or if you can give example. Binanggit naman, siguro, hindi ko alam kung alam ng marami sa inyo na si Ellie is actually from Bicol din yung ano niya. Pero magaling siya sa Filipino. Pinanganak siya sa Naga, happened to be distant cousin ko, nakisaw-saw. Fame or. Anyway, tapos naglipat sila dito, no? Ang sensibility niya, I think, in case of Ellie Buendia is not only about the language, but it's also cultural. Kasi kahit magaling siya sa lingwahe, at napapagsama-sama niya ang Bicol at Bicol and Filipino or Tagalog, as the case may be, kung kulang siya sa cultural sensibility na nandun sa mga kanta nila, ay mababawasan din to. Pero it should be noted na yung isang bahay namin, maliit lamang, pero malinis to, pati sa kusina. Nung una ko itong makita, sabi ko, parang kanta namin yan. And true enough, nung bata kami, ang harumbi saday sana, pero malinigon, maski sa kusina. So, sabi ko, sandali lang, Bicol to ah. So, parang, and then, twisted, no, bahay namin, maliit lamang. So, true enough, when I was talking to Ellie 3 years ago, and I asked him about that, no, that was part nung kanyang mga kinakanta nung bata siya sa Naga. No? Pero walang alam tayo na ang pinagbasihan nito ay isang kanta ng mga bata. So, I think that kind of code switching, that could be considered as code switching, maganda yung naging resulta. Maganda yung naging resulta. Kahit pa sabihin na hindi ito tula, kundi ito ay isang kanta. May questions pa po? Wala na? Okay, in that case, we would like to thank our speakers for sharing their knowledge with us. Let's all give them a round of applause.